So mga tol, mukhang maagang ang naghahanda itong makakalaban ni Janrel kasi meron na si Paul Butler. Dahil hindi biro ang makakalaban niya na kampiyon. Sa katunayan mga tol, kasama nito na nagtitraining ang dating tinalo ni Casimero na si Charlie Edwards via technical knockout sa round 10. Magkababayan kasi itong dalawa mga tol, kung kaya't malamang sa malamang ay sinabihan na nitong si Charlie Edwards si Butler na hindi biro ang lakas na meron si Casimero. Kaya todo ang paghahanda nitong si Butler sa malaking magaganap na laban niya sa karera niya sa boxing. Samantala namang si Casimero ay tila hindi alintana ang makakalaban niya na si Butler. Hindi pa kasi ito nagtitraining mga tol at nasa ormok pa. Busy sa kasiyahan at pamimigay ng bigas. Sadyang alam na alam ni Casimero na easy fight nga lang itong makakalaban niya. Dahil kung hindi ito easy fight, para sa kanya ay paghahandaan niya na agad ito. Katulad na lang na makakalaban niya si Rigondo. Ito kasing si Butler mga tol ay pampataba lang sa kartada ni Casimero. Sa katunayan nga, tinalo na ito ni Solani Tete na tinapik natin dito noon. At kung gusto mo mapanood mga tol ang ginawa kong content, iiwan ko sa ibaba ang link. Ngayon mga tol, may isa pang tumalo dito kay Butler. Ito ang itatapik natin ngayon, na parang katulad ng nakalaban ni Casimero na si Kenya Yamashita ng Japan. Ganitong ganito din mga tol ang naranasan itong si Paul Butler. Panoorin natin mga tol ang highlights ng laban. May 5, 2018 nang maganap ang laban ni Paul Butler versus Emmanuel Rodriguez na ginanap sa bansang United Kingdom, sa bansa mismo ni Paul Butler. Sa unang round, sabayan agad ang dalawang boxer. Hanggang masingitan ni Butler ng kaliwa si Rodriguez, tumbas Butler. Tumayo at nahihilo pa, kaya sinamantala ni Rodriguez hanggang matumba na naman ito. Wala nang ginawa kundi umiwas ito kay Rodriguez. Sa round 2, nakarecover si Butler kaya bumabato na ito ulit. Sa round 3 mga tol, laging nasisingitan ng jab si Butler. Nakukuha na ni Rodriguez ang lambot nito sa laro.
Sa round 4 mga tol, dumudugo na ang ilong ni Butler dahil madalas na itong tamaan ng jab ni Rodriguez. Gumaganti pero hindi makatama si Butler. Kalaunan, nakatama din si Butler. Pero tila hindi iniinda ni Rodriguez. Sa round 5 mga tol, minsan lang makatama si Butler. Pero sinusuklian ni Rodriguez ng mas maraming kombinasyon. Pilit pinapasok ni Butler pero natatimingan ito ni Rodriguez. Sa round 6 mga tol, patuloy pa rin ang pagdugo ng ilong ni Butler. Nilalaro na lang ni Rodriguez si Butler. Alam na kasi nito ang paulit-ulit na galawan ni Butler. Sa round 7, susubukan muli ni Butler na bumato ng mga power shot. Pero tila limitado ang binibitawan nito dahil sa matutulis na jab ni Rodriguez na nagpapahirap sa kanya. Sa round 8, agresibo si Butler pero kulang sa suntok. Samantalang si Rodriguez, magaling tumiming.
sa round 9. Kagandahan lang dito kay Butler ay hindi na muling natutumba. Kahit tinatamaan ulit ng mga solid ay nakatayo pa rin ito. Sa round 10, gustong makahabol ni Butler sa score o kaya knockout, pero hanggang doon na lang talaga ang kakayanan nito. Alam na Rodriguez na lamang na siya, kaya nilalaro niya na lang ito sa round 11. Sa round 12, mas lalong lumamang si Rodriguez nang siya naman ang bumira ng bumira kay Butler. Natapos ang round 12 nang nanalo si Emmanuel Rodriguez via unanimous decision. So mga tol, natumba nga itong si Butler ng 2 beses sa round 1, pero umabot pa ito sa sukbulang round 12. Pero kung kay Casimero ito mga tol, ano sa palagay nyo? Aabot ba ito ng hanggang round 12? Kung makatikim ito ng lakas ng isang angas ng Pinas, malayong malayo ang kalidad nitong si Casimero dito kay Rodriguez. Tinalo na kasi ito mga tol ni Naoya Inoue bayan knockout sa round 2, at tinalo na din ito ng ating kababayan na si Raymart Gabalio sa round 12 bayan split decision. Kaya malamang sa malamang kung ang power ni Casimero ang dadapo dito kay Butler, baka matulad dito kay Kenya Yamashita. Kayo mga tol, ano sa tingin nyo? Madali lang bang matatalo ito ni General Casimero o tatagal ito sa laban? Comment nyo lang ang mga opinion nyo para mabasa natin yan. Hanggang dito na lang mga tol, at muli, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakihit mo na ang subscribe button at notification bell at piliin ang all. Salamat!